Hello, good morning. Welcome to Medina's Vlog. Welcome sa another video, guys. Ito, Biyernes na naman, as usual. Kailangan ko magpunta sa supermarket at saka sa bakery. Same places. Wala namang ibang pinupuntahan dahil nga hindi naman nakakalabas for day off. Ang pinupuntahan ko lang yung mga usual places na pinupuntahan ko, supermarket. Tapos yung alaga ko, may nagbabantay sa kanya yung kapitbahay namin. Eto guys, andito ako, magtatapon ako ng basura namin. Ayan, nakikita ninyo. Dala-dala ko na yung basura namin pagka lumalabas ako. Ayan, may mga bote. Marami dito pwedeng anuhan. Tapos yung dyaryo namin. Tapos dito meron akong pinaglumaan na pinaglumaan ko mga sinelas. Ayoko naman ilagay sa box ko. Ayan o. Tatapon ko yan dyan. Tsaka ayan, itong sandals ko na matagal ko nang matagal naglingkod sa akin. Ayan. Matagal siya naglingkod sa akin. Ayan, tapon ko na yan. Nag-imis kasi ako ng mga gamit ko para yung mga ilalagay sa box ba. Ayan. Hindi naman kasi nila sinusuot sa Pilipinas yung mga ganun-ganun. Iba kasi yung style sa Pilipinas at saka style dito sa Israel. Ngayon medyo naiiwanan ko yun na yung matanda ko. Medyo okay na siya. Although, chronic yung infection niya lagi. Every 2 weeks kailangan niyang ma-blood test para masubaybayan namin kung meron siyang infection. Ayan, kaya yari niya lang na antibiotics. 2 weeks ago, galing din, nag-antibiotics din siya. After na antibiotics ng alaga ko, nagba-blood test ulit siya, tinitingnan kung wala na siyang infection. Kung may infection pa ulit, continue yung antibiotics niya. Pero yung antibiotics niya sa unang 3 araw, guys, injectable yon, malakas yon. Kaya after nung antibiotics niya 3 araw na yun na injectable, nag-blood test siya kahapon, okay na yung resulta niya. Kung hindi sana okay, magko-continue siya sa mga gamot, sa mga pills. Ganyan. Kaya madalang lang din ako magkaroon ng ganap. Yung nga dahil masyado akong busy sa alaga ko, tapos meron na mga staff ng mga doctor, nurses, therapist, dietitian, social welfare katulad ngayon at 12 o'clock dito, mamaya meron kami social welfare. So hindi ko na kailangan laging tumatakbo-takbo sa mga family clinic para humingi ng mga tawag dito recommendation para sa blood test, mga ganyan ba. Tumatawag na lang ako sa telepono at pupunta na sa bahay namin yung doctor, nurse, tsaka yung medical technologist. So ayan guys, tingnan niyo. Every Friday nandito yung tindahan na yun. Mainit. Pupunta lang ako ng sa supermarket, bibili lang ako ng ilang mga frutas. Tapos sa bakery na ako. Siyempre pagka Biyernes, Sabado, relax-relax lang sa bahay.
So mahilig yung matanda ako magiinom ng kape at saka ng tsaa. So kailangan merong dessert. Dessert, ha? Okay naman na siyang kumain ng ano yung alaga ako, ng mga medyo matatamis. Para daw kahit na meron siyang sugar, hindi naman na tumataas yung sugar niya. Dahil ina-injectionan ko siya once a week. Yung palang matatamis, kontra sa mataas na potassium. Kasi konti nang namatay yung alaga ako dahil masyado mataas yung potassium niya. So yun guys. Yan, dito na ako sa ano. Lapit na ako sa bakery. Unahin ko muna magpunta sa bakery. Kasi pagka medyo late na, marami ng tao. Pila-pila na. Hanapin ko yung mask ko. Nailagay ko bandini. Although hindi na mandatory yung mask dito, naglalagay pa rin ako ng mask for protection ba? Kasi ngayon matanda ako, mahina na yung immune system. Tapos pag nasa labas, maraming virus sa labas. Kaya pinaproteksyonan ko yung sarili ko sa kayo, alaga ko. Dito nga ako. Kapitbahay namin nagpapabili rin ng ano, burekas. Sana meron siya. Wala pa yata. Ayan guys, nandito na tayo sa bakery. Ganito lang ang mga makikita mo sa bakery. Bakery nila dito sa Israel. Yung mga tawag nila dyan is mga cookies. Yan, yan ang burekas. Sa atin pag sinabing bakery, merong cake. Yung mga cake talagang mga handaan sa birthday, ganyan. Dito mga ganyan lang, mga pangkape-kape lang ba? Ayan. Nakikita nyo yan. Marami. Kaya tumataba kami dito. Nasanay nang magkape sa hapon. Tapos pagka medyo masarap yung mga inuulam mo sa kape, nasasanay ka na sa hapon na ganyan ang minimerienda mo. Ayan, nakikita nyo. Mga expert sila sa mga simpleng mga cookies. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, pagka gumawa tayo ng mga cakes, yung mga birthday cakes, anniversary cakes, talagang masasarap yung mga ginagawa natin. Sila hindi gaano. Ayan guys, dito na tayo sa supermarket. Yan, bibili lang ako ng ilang piraso ng pansit canton pang emergency ba? Kapag ka tinatamad ako magluto. Ayan. Meron din mga Filipino products dito sa Israeli groceries na to. Ayan, nakikita niyo yung mga gata-gata. Ayan, yan mga Asian products yan. Nandito yan. Yan, yung alaga ko mahilig sa biskwit yan.
sa umaga kasi, bago ko siya painom ng isang gamot, nagkakape yan at saka meron siyang biskuit na paborito na sinasawsaw sa kape. Ayan. Marunong din sila magsawsaw ng biskuit sa kape. Ayan, tingin tayo yung paborito niyang biskuit. Hanap. Ayun, ang paborito niyang biskuit. Ayan. Malutong yan guys, pero sinasawsaw niya sa kape yan. Ayan, dito naman tayo sa... Ayan, dyan. Sa bandang mga... drinks. Ayan, itatry natin yung water na may lasa na yan. Kung gusto ng alaga ako yun. Tapos, kukuha tayo ng ilang pirasong mga prutas, saka gulay. Ang emergency din ba? Meron pa kami sa bahay, kaya lang baka maubusan kami sa kalagitnaan ng linggo. Ganyan. Para hindi ako tumatakbo pa isa-isa ba. Yan, tulad ng itlog. Meron pa kami sa bahay, pero kukuha na ako ng itlog. Kasi guys, namamalengke ako every Sunday tsaka Friday. Yan. Minsan naman kahit na hindi Sunday, mga Lunes, Martes, mga ganyan. Yan. Avocado, bawal sa alaga ko yan kasi para sa potassium, mataas ang potassium yan eh. Kasi tumaas ang potassium ng alaga ko, bawal yan. Pero sabi nung dietitian niya, pwede daw yung avocado manipis ang balat. Kaya ayan. Wala akong kailangan dyan, wala akong kailangan dyan. Meron kami sa bahay. Ano ba yung gusto ko dito? Nakikita ko lang mga chocolates. Nagsasawa ako. Ayan. Kuha tayo ng ilang pirasong prutas. Ayan, paborito yun ng matanda ko yan. Pero mga apat na piraso lang kukunin ko dyan kasi hindi naman araw-araw kumakain yan ng alaga ko eh. Sa dami ng prutas na, iba't ibang klase ng prutas na meron kami sa bahay. Eh ako guys, hindi naman ako palakain ng prutas. Ewan ko ba. Ayan. Wala akong kailangan dyan. Wala akong kailangan dyan. Yan ang kailangan ko dyan. Yan. Nirekomenda ng doktor ko yan sa alaga ko. Kahit na may sugar ang alaga ko, pinapakain ng doktor ng mga, ano bang tawag doon, yung Magnum, yung parang ice cream ba na ganun. Kasi maganda daw yun sa potassium, pampababa ng potassium. Totoo nga naman, nung pinakain ko na maraming ganyan ng alaga ko, yung potassium niya is 7.5. Talagang within a week lang, bumaba yung potassium niya. Ayan, mga ganyan, Magnum. Ayan.
Hindi naman tumataas ang sugar niya kasi meron siyang ini-injectionan ko siya. Siyempre, para na rin sa akin, kumakain din ako niyan. Tara na, tama na. Bayad na tayo. So, ayan guys, na napuno na yung agala ko. May dala pa akong isang pang-reserbang ano kung masasobrahan yung pinamili ko. May lalagyan pa ako. Tara na, uwi na tayo. Lakad ulit kahit mainit. Exercise din ba? Sinasamantala ko kasi hindi rin nga rin ako naglalabas ng bahay. Kasi akong iwanan ng alaga ko kung hindi rin lang importante ang pupuntahan ko. Katulad nga ng pag-grocery, hindi ko siya may pwedeng iwan mag-isa. At least kung bumagsak man yung alaga ko, wag naman sana mangyari. At least, nasa groceries ako, hindi yung personal na pangangailangan ko ba na nag-enjoy lang ako sa buhay ko na nag-shopping-shopping lang ng walang katuturan. At least ito talagang kailangan sa bahay. So, yun na nga guys. Maraming salamat. Sana magustuhan niyo ang aking ganap. Please don't forget to subscribe. Ayan, nangangabulol-bulol na ako. Salamat sa inyo guys. Shalom, shalom. Pauwi na tayo. Ayan. Thanks for watching.